37 verse 112. Okay, sabi nito, and we gave him the good news of Isaac, a prophet of the righteous. We blessed him and Isaac. Sino ang dines ayon sa Surah 37? Hindi si Ismael. Si Isaac. Kaya yung pagiging isa niya, only son in promise, but not literal. Yan ang dapat mong matandaan. In fact, dito po sa Surah 37, tatanong ko sa ito ang mga kaibigong Magsilog, eh hindi po sinasabi pangalan ni Ismael dito sa buong Surah 37 na siyang inandog, kundi ang pangalan ni Isaac ang mababasa po ninyo. Ano sabi ni Yusuf Ali sa kanyang footnote? Sabi nito, the boy was born was according to Muslim tradition, which however is not unanimous on this point. The firstborn son of Abraham, that is Ismael. Not unanimous, hindi nagkakaisa sa puntong ito na si Ismael ang sando ni Abraham. Pero hindi kami sumulat ito, si Yusuf Ali. So hindi pala nagkakaisa na si Ismael. Dahil maraming Islamic scholar ang sabi na si Isaac ang inandog dito. Dahil sa Surah 37, wala yung pangalan ni Ismael. Kundi ni Isaac lang. Eh sa kalawa, ang Quran ay kompleto. Kung ang Quran ay kompleto, dapat nakalagay dito pangalan ni Ismael. Siya ay inandog ni Abraham. Eh wala. Ang nakalagay doon sa konteksto, si Isaac. At kaya sabi naman dito, sabi naman ni Ismael, ito ay kondisyon. 3 minutes. Hindi lang ng tanong sagutin niya. Ang kuling ko. Hebreo 11, talatang 17. At ang subukin ng Diyos si Abraham na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos, handa siyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos. Wala rin yung kaisa-isang anak na pangako. Wala, kinagkagawin. Pagbibigyan ko sa Quran ito, wala alam talaga sa Quran ito. Pagbibigyan ko si Bill, kami kami. Hirap na hirap sila din sa ano eh, yung original eh. Ayun po, dito ang gusto nila eh, pagbigyan ko pa rin. Sige, Surah 37, ito ang problema niya eh. Ito sakit ang ulo niya, hindi siya nakakaintindi. Ano po, basa po tayo. Dukatin mo ba ito, anong Quran dyan na may translation, pagbibigyan kita. 37, ito ang sabi dyan. Ito ang pagkakasabi sa Surah 37, nasakit ang ulo mo, hindi mo parang maintindihan eh. 101, ganito ang pagkakasabi kay Ismail. Okay, ganito ang pagkakasabi sa 101. So we gave him the good news. Oh, a boy, ready to suffer and for beer. Sa Arabic po niyan, ha, Bikulmin Halim, isa sa mga title ni Ismail. Okay, pasahin po natin sa ayat 137 din. Tinutulog-tulog na sinakripisyo, ganito yan. Then when is the age of serious war with him, he said, oh my son, I see a vision that I offer thee in sacrifice. Now see, what is thy view? Said, oh my father, do as thou art commanded, thou will find me, if Allah so wills, one practicing patient constancy. Pati na yun, kung sino ito'y tinubasa niyo po, Quran chapter 21, verse 85. Ito po ang pagkakasabi diyan. Unang na unang sa pag-aaral itong mga tao ito talaga. Talaga dapat turuan itong mga tao ito. Okay. Ito po magkakasali. Chapter 5. And remember Ismail in Greece. Si Ismail po yung tinutukoy doon na isang repay. Talaga walang alam sa Quran. Next question. Una po, yung magagandang lalaki dito sa may camera kasi dyan sa interview, hindi kami makuha eh. Brother, ako mo mo ba kami? Oh, yeah. Hindi kami makuha kaya. Ayan, brother, pwede mo na kami kuha na. Mars. Okay. Tanong na pa. Ano po? My question is addressed to Pastor Rodriguez. No, sige po. Tuloy po. There are two kinds of Bible. Ilang po. There are two kinds of Bible. English version and Kosher Synthesis book. Used by the Philippine Unitarian Christian. The second kind of Bible is a Douay version or Revised Catholic version. Pakiulit lang po mo kasi ang pati... Respect. Ano po yung reason? There are two kinds of Bible. English version, composite synthesis books.
Okay? Used by the Unitarian Christian. The second kind of Bible is the Douay version or Revised Catholic version composed of 73 books. Used by the Trinitarian Christian. Question. Which one of the two kinds of Bible the HDA is defending or as you also got? Ano yung sa dalawang Bible niya? Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Ang hindi yung tamo. Yung 66 and 73. No. As the last... Ano yung lang po? It is an attractive fact in Lord that when two facts contradict each other, only one is correct for both alone. So, contradict each other, there is no point of comparing to the Holy Quran because they are all both wrong. Okay. Sandali. Magandang gabi po sa mga nakikinig. Ito po ang inyong ito, si Brother Onan, na moderator po kami rito. Okay na? Ang salita ng Diyos, yung 66 books ng King James at ng Dubai. Kasi po, yung extra apocryphal books na nasa Dubai version ng Catholic Range version, hindi mo yung Word of God, kasi hindi siya inspired Word of God. Even yung sumula po ng apocryphal writings, hindi nila sinasabing inspired sila ng salita ng Diyos. Kaya, kung ang tanong nyo, alin po King James Version ang salita ng Diyos, yun pong 66 books na makikita sa Dubai at 66 books na makikita sa King James, pareho salita ng Diyos yun. Walang labis, walang kulang, pero yung apocryphal na umextra, naging extra, hindi po salita ng Diyos yun. Hindi salita ng Diyos yun. Parang Quran lang yan, ganito. Si Abdullah ibn Masud, meron siyang version ng Quran na walang surat Al-Fatiha, walang surat 113 at surat 114, wala. Ito naman si Ibn Ubayka, meron siyang extra 2 surat. Kaya sa kanya, hindi surat 114 lang, meron siyang surat 116. Pero may surat Al-Fatiha siya. So, alin nun ngayon ang paniniwalaan natin? Kung ako ay susunod po sa sahib o sa habib, ang sabi ni Propeta Muhammad, meron lang 4 na tao na tayo makikinig na paniniwala ng pag-recite ng Quran. Sino ko yun? Abdullah ibn Masud. Si Abdullah ibn Masud, walang surah Al-Fatiha, walang surah chapter 1, walang surah chapter 113, 114. So sino ngayon ang tao na susunod natin sa Quran? Iba-iba pala. Dito ang Quran ngayon, ginagamit 114. Kay ibn Masud, 111. Tapos kay ibn Umayka, 116. Ayan ang mga sino ang paniniwalaan doon. Ito ba'y nadagdagan o nabawasan? Samantalang po, sa Douay version, King James version, yung 66 books po doon ay salita ng Diyos. Yan ang kong masasabi. Okay. Ito yung Douay version. Catholic edition daw sabi nila. Ayan. Itong isa, lumalabas. Ito yung 73 books na ito. Pinalalabas nila. Ito ang tama. Hindi ako may binan ha. Sila ha. Sila may sabi niya, mga Katoliko ha. Hindi raw katatap-tatap yung Biblia nyo. Ha? Hindi kami mga Muslim na sabi na, ha? Kapwa nyo Kristiyano. Makapagbintangan nyo ako. Ha? Well, hindi raw inspired itong 73 books ng Katoliko. Pinalalabas nila ito lamang. Okay? So, in other words, itong 73, dito daw doon hindi katotohanan. Pero yung iba, tinusunod naman nila. Inspired yun. Ano po yung reject? Ano ba naman talaga? Tinatanggap yung iba, hindi tinatanggap yung iba naman. Ano ba yan? Okay. Sabi nila, inspired daw yan. Ito ang inspired word of God. O sabi dito, sa Marcos 15, talatang 16, kung talaga sinasampalataya na doon, ito inspired by word of inspired by God. At sila'y magsisihawak ng ahas. Hindi sila maano. Sila'y magsisiinom ng nakamamatay. Lason nun. Hindi, walang mangyayari sa kanila. Ulit-ulit yung lason kung makakaya na. Inspired na eh. Baka magpina yung challenge ko eh. Lipat ako sa labanan oh. Nakasilpa kasi hinihintay kong buksan nila eh. At isa man sa mga finalists, ang kahit yung mga kasamahan na nila, kasi siguro walang pananampalataya yung kalaban ko eh. Baka yung mga finalists nila, baka sakaling tumungga, well, susurrender na ako. Okay? Tapos rin na tumungga. Hindi, ikaw yung sinachallenge natin. Dahil ikaw, hindi ka naman sumalan po sa gusto. Okay, salamat po. Lahat yung matapos na. Inspired na sa ito yun eh! Akin na po yung number ninyo, brother. Sabi niya, ano, mga tingyo lang po.